So, unahin na po natin ang question ending from 5674. Attorney, maaari din po bang makasuhan ang boyfriend ng vowsee? Ayan po, no? Common na question po ito. Kasi tinatanong nga po, yung po bang vowsee o violence against women and their children law, ito nga po ba ay para lamang sa mga mag-asawa? So ang sagot po dyan ay hindi po. So maaari pong makasuhan ang inyong boyfriend sa ilalim ng RA 9262 dahil kasama po yung pagkakaroon ng sexual o dating relationship o ang mga magkasintahan at ang mga magka-live-in sa saklaw ng batas na ito. Kaya hindi lamang po mag-asawa ang pwede po ninyong kasuhan, maging ang inyong pong mga karelasyon. Ayan po, no, malinaw po yan. Ang kailangan lamang po ng batas ay kayo po ay nagkaroon ng sexual o dating relationship. So hindi nga po sinasabi ng batas na dapat po ongoing ang inyong sexual o dating relationship, no? O kayo po ay kasalukuyang magkasintahan. So kahit kayo po ay nagkahiwalay na po ng matagal na panahon, basta po kayo ay nagkaroon ng sexual o dating relationship at kayo po ay nagkaroon po ng pang-abuso sa inyo, no? Maaring physical po, sexual, psychological o kahit nga po yung economic abuse, ay maaari po kayong magsampa ng kaukulang reklamo sa ilalim ng vowsee law. Kaya mahalaga din po ito, no, kasi marami po sa atin magkakarelasyon po, no, hindi naman po talaga kasal. Wala pong pinanghahawakang papel. Ay pero po syempre nakakaranas pa rin po ng pang-abuso lalo na po yung mga magkaka-live-in po, no. Mga magkaka-live-in, wala po talagang kasal, wala pong kahit anong papeles na magsasabi na sila ay kasal. Pero sila po ay namumuhay ng magkasama. Ay maaari po kayong magdemanda po, no, sa ilalim po ng vowsee kung kayo ay nakakaranas ng mga pang-abuso mula sa inyong partner. So yun po, hindi po kailangan na kayo ay kasal para po maigiit po ninyo ang inyong mga karapatan sa ilalim po ng vowsee law. Question naman po from ending in cellphone number 0075. Kung same-sex po ba o kapwa-babae ang karelasyon, maaari po bang kasuhan ng vowsee? Ayan po, no, maganda po itong tanong po na ito. No? Paano nga po kung ang kinakasama po ninyo ay hindi po, lalaki, no? Kayo po ay babae pero ang kinakasama po ninyo ay inyong kapwa babae, maaari niyo po ba siyang mapanagot dito sa ilalim ng vowsee? So ang sagot po dyan, maaari niyo po siyang mapanagot o kasuhan sa ilalim ng RA 9262 dahil hindi lamang po lalaki ang maaaring makasuhan o makagawa ng paglabag sa batas na ito. Basta po kayo ay nagkaroon ng sexual o dating relationship sa isang tao. Kahit ano pa po ang kanyang kasarian at nagkaroon po kayo ng pang-abuso, ay maaari po kayong mag-file ng kaso sa ilalim ng batas na ito. Ayan po, no? So hindi lamang po yung mga lalaki ang maaaring makasuhan po sa ilalim ng RA 9262, maging pati po yung mga kababaihan. Siyempre po, nangyayari naman po ito, no? Lalo na po sa ating lipunan ngayon, no? Marami na po tayong mga same-sex relationships. So yung babae nga po, may karelasyon din po na kapwa-babae, ay siyempre po, no? Kung yung kapwa-babae po niya ay sinasaktan po siya, siya po ay sinasaktan physically o sinisigawan, may verbal, emotional abuse o kahit nga po yung emotional abuse din, no, psychological at pati po yung economic abuse. Ay ayun po, no, kahit po babae, kapwa babae po niya yung karelasyon niya, ay maaari po siyang magdemanda sa ilalim ng vowsee law.